Huwag ano muna tayo. Ito, work throwback na work. Muna. Yes, huwag na throwback muna tayo. Kasi si Ma'am Shisol ay UP graduate. At, talino. Correct, matalino talaga. At saka dumaan din siya sa mga butas ng karayong pagdating sa trabaho. Katulad na lang dito sa ABS-CBN. Siyempre dito kauna talaga yung nagtrabaho. At alam mo kung anong trabaho? Ano? Tagabukas ng sulat. Is it true? Yes. Oo. Anong sulat ito? Bakit binubuksan? Oh, kasi nag-start ako sa Hoy Gising kay Sir Ted Filon nung araw. So, tagabukas muna ako ng sulat. Bianca, yung mga humihingi ng ano, ng tulong yes. sa handog kapatid, yung mga ulam nila, toyo, asin, tapos bibigyan ng tulong ng ano, ng Hoy Gising. So, everyday basa ako ng basa ng sulat, tinitinan ko sino-sino yung mga pwede naming puntahan. Pero after nun, kahit kasi may, likas na sa akin may pagkamakulit, no? So tinitingnan ko, paano mo magsulat ng script? Chumichika-chika ako, paano ba nila ginagawa to? So tinitingnan-tingnan ko rin kung anong ginagawa ng ibang staff sa Hoy Gising. Nakakatuwa. At syempre dahil nga super maabilidad, super hardworking si Cong. So naging segment producer, and then naging reporter. And then, isa sa mga career highlights ni Cong. Oh. Hindi mo kakayanin. Ano ito, Ma'am Shibyang? Na-interview niya ang kanyang idol na si Jolina Batanga! Ariba-riba! Naalala mo yun, Ma'am Shijol? Yes. Oh, pumunta pa siya sa bahay namin. Oo, tuwan-tuwa ako nun kasi that time kasi sa bargain lady pa ako sa alas 5:30. Yes! Kila Mamo Tintin yan kay Papu Julius. Tapos, nagpupunta kami sa iba't ibang lugar kung saan pwede makabili ng mura, ganyan. Tapos sabi nila, interview mo si Jolina. Ay, Diyos ko, nakakaloka. Tuwang-tuwa naman talaga ako. So, nagpunta kami sa bahay niya. Tapos, nakakalimutan ko na mag-interview kasi nasa starstruck ako sa kanya. Baka Jolina talaga ako by heart. May bangs pa po ako noon. May bangs pa siya noon. Tama. Pero kung noon, ang nag-i-interview si Cong sa iyo noon. Ngayon naman, ikaw na ang nag-i-interview kay Congresswoman. Thank you sa kwento, Ma'am Shisol. Thank you. Mabait ka naman talaga at idol ng mga yes. ng mga kabataan. Salamat. At saka, Ma'am Shisol, bukod sa pagiging ina ng 3rd District ng Laguna, isa ka rin, Ma'am Shi, ng dalaga mong anak na si Annika. Pero itong pagiging Ma'am Shi mo, dumaan ng maraming challenges. Kasi nung 3 years old si Annika, parang nagkaroon siya ng hirap sa... Speech delay. Oo, may speech delay siya. Sabi ko, bakit 3 years old na? Pero ang nasasabi pa lang niya, Papa. Okay. Siyempre, di ba, ang masakit sa nanay yung baka hindi niya masabi yung mommy, parang ganyan. Tapos yung mga tao, siyempre, may pressure. Yung nanay, reporter, salita ng salita. Bakit kaya yung anak hindi makapagsalita? So, lungkot na ako noon. Pero sabi ko, hindi ako magpapakalunod sa lungkot. Kailangan gumawa ng paraan. So, nagpa-speech therapy siya. Tapos, dinala ko pa kay Father Fernando Suarez para ma-bless siya, para makapagsalita. And then, chinaga ko talagang kausapin ng buong pamilya namin. Nag-improve naman, nakapagsalita na siya. But as time goes by, habang nagkakaedad siya, mahihain. Mm-hmm. Kahit sa edad na 10, 11 years old, ayaw magpa-picture, ayaw sumama. Great sabi form. Ko, bakit kaya ganito? Pero hindi ko sinukuan. Hanggang ngayon na 13 years old siya, pinapakita ko yung picture ko sa kanya. Alam mo, anak, yung nanay mo, hindi maganda, malakas lang loob. Pero nung bata ako, sumasali ako sa beauty contest. Kahit Miss Friendship, happy na ako. Ang ganda ko naman, congresswoman. Sa award na yon. So, sabi ko sa kanya, kailangan malakas lagi yung loob mo. Hindi ko namalayan na yung gabi-gabi ko pala siya kinakausap. Tumanim sa kanya yon. Nagbunga na. To sabi niya sa akin, gusto kong sumali ng beauty contest doon sa amin, sa San Pablo. To sabi ko, sige. Pero anak, ano ha, experience lang, masaya na ako para matuto ka. Sabi niya sa akin, hindi, gagawin ko lahat para manalo. Ayan. Nagbunga na siya. Sumobra naman yung bunga. Talagang gusto talaga niya.